Hi guys, itong video na to ay ituturo ko sa inyo paano kayo bumili ng AXS or Axie Infinity token. Okay, na kung saan pinakamura, legit, at ituturo ko sa iyo yung full step by step kung paano kayo makabili ng mas mura compare sa market price. So tuturuan ko kayo ng whole process para makakuha kayo ng AXS na legit. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa cryptocurrency, sa NFT, sa DeFi, sa Forex, at sa YouTube, at iba't iba pa. Kung gusto mo yung maganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. So, huwag natin patagalin guys. Let's go! Okay guys, so alam naman natin guys na itong AXS ay pwede naman natin pambili dito sa marketplace sa Axie Infinity. Okay, so ngayon guys, mayroon isang website wherein pwede tayong bumili ng AXS na mas mura compare sa market price. Okay, so ituturo ko sa inyo yung step by step. So, una, punta lang tayo dito sa website na to. Ang pangalan po ay Bingbon. Okay, sa Bingbon guys, okay, ito po ay from Singapore, which is nasa top 5 na pinakamalaki na marketplace pagdating sa mga cryptocurrency. Alright, sa buong mundo na yan. So, nasa top 5 to. So, ibig sabihin, legit, pwede tayong bumili dito at hindi tayo mangangamba na mawala yung pera natin. Okay, so ang first step na gagawin mo dito para makabili ka dito sa Bingbon is mag-create po kayo ng account. Okay, para makapag-create kayo ng account dito kay Bingbon, ay i-click nyo lang po yung link dyan sa description sa video na to. So, ang gagawin nyo muna is mag-sign up lang po muna kayo. Libre naman po mag-sign up po dito kay Bingbon. So, pwede nyo pong gamitin yung mobile phone nyo at pwede rin pong gamitin yung email registration. Okay? So, ilagay nyo po yung email nyo dito or pwede yung cellphone, pero ito po yung click nyo pag cellphone yung gagamitin nyo. Then, mag-enter po kayo ng 8 to 20 characters. Okay? So, dapat merong hyphen, mas malaking letter. So, depende yung gusto nyo. Basta 8 to 20 character para safe yung account nyo. And after that, click nyo lang po yung next. And punta lang kayo sa email na ginamit nyo or yung cellphone number nyo. Merong verification code doon. Pag na-verify na, yun, meron na po kayo account. At makikita nyo po yung account nyo katulad nito. So, mag-login po kayo sa account nyo at ganito na po yung mismong account na makikita nyo. Alright, so ang gagawin lang natin is para makapagsimula tayo dito na makabili ng AXS na pwede nating gamitin sa Axie Infinity. Okay, so ang gagawin muna natin is click lang natin tong deposit. Or pwede nyo muna i-verify yung account nyo, ayusin nyo muna yung account nyo, account and security. Okay, so pwede nyo baguhin yung password nyo, maglagay kayo ng PIN para makapag-start po kayo. Okay, so after that, kapag okay na, ang gagawin nyo next ay click nyo lang po itong deposit. Okay, so dito sa deposit guys, pwede po tayong gumamit ng USDT. Kapag gagamitin natin USDT, yung TRC20 or Tron Network yung gagamitin natin para mas mura. Kahit anong wallet po yung gagamitin natin, basta't merong USDT or Tether, okay, so $1 lang po yung per transaction kahit malaki po yung pera na ilalagay nyo dyan. Okay, so pwede po tayo dito kay Bingbon. Okay, or pwede rin po yung ginagawa ko, minsan, ginagamit ko po yung XRP, okay, at pwede rin po yung TRX or Tron. Yan. So, dito kapag XRP ang gagamitin natin, pwede po natin gamitin yung ating coins.ph. From coins.ph, okay, so mag-fund lang po kayo doon, gamit po yung available doon sa coins.ph, then i-convert nyo siya sa XRP. From XRP, transfer nyo po dito sa coin or XRP ng Bingbon para wala pong, mas malit po yung fee. Kung hindi ako nagkakamali, yung fee lang po is 5 to 10 pesos lang po kahit gaano kalaki yung itatransfer nyo dito. Kapag dito dumating po siya ng XRP, okay? So, halimbawa, XRP yung ginamit nyo, hindi USDT. Kung USDT, wala nang problema. Okay, pero kung ang ginamit nyo ay XRP, okay, ang gagawin nyo muna is pwede nyo munang i-sell dito sa, sell nyo muna sa USDT yung XRP. Okay, so para magawa yon, punta lang kayo dito sa market, spot ang gagamitin natin. So, dapat yung XRP ay, click lang natin to. Okay, yung XRP yung pera nyo or yung crypto nyo,
So, dapat isell nyo muna yung crypto nyo papunta sa USDT. Okay? So, ngayon, baka tanungin mo sa akin, bakit mo nasabi na mas mura yung AXS dito kay Bingbon compare sa market price? Kasi ganito yon. Okay? So, ngayon, halimbawa, USDT na yung pera nyo. Halimbawa, USDT na. Okay? Ang gagawin na natin is, dito, so, dun din, click tayo dito sa market, click lang mo yung spot, and hanapin nyo lang po yung AXS USDT. Meron kasi dito. Ang maganda dito, guys, kay Bingbon, okay, makikita nyo po yung chart. Okay? So, meron tayong gagamitin ng chart para malaman natin kung kailan tayo bibili. So, tuturo ko sa inyo paano kayo makakabili ng mas mura. So, halimbawa, nasa AXS na tayo. So, ang price right now, as of sa time na to, habang ginagawa natin itong video na to, is $37. Okay? So, ang sikreto kasi dito, alamin mo muna kung pabababa siya o pataas, hindi basta bumili ka lang. So, halimbawa, ngayon, nakikita natin, pababa yung price. Baka pwede pa siyang bumaba. So, bakit siya mas mura kumpara sa market price? Ganito yung gagawin natin. So, halimbawa, USDT, oh, tingnan nyo, naging 36, di ba? Mura na yun. Kumbaga, malaki yung naititipid nyo kung alam nyo yung gagawin nyo. So, ganito yun. Dito ay bibili tayo. Halimbawa, USDT na tayo. Bibili tayo na AXS. Alright? So, click lang natin itong limit at tayo po ang maglalagay ng price. Importante yon, kasi alam naman natin, pababa yung price eh. Pwede nating ilagay dito kung magkano yung price na pwede yung gusto. Halimbawa, ang alam mo is bababa siya ng 30. Eh, pwede siyang bumalik sa 45, di ba? Tumaas siya ng malaki. O, pwede natin ibili yan. Input mo lang magkano yung price na bibilin mo. Halimbawa, you have 200. Okay, so kung meron kang ilang yung USDT mo, pwede mong ibili. Okay? So, yan yung price na gusto mo. At kung magkano po yung USDT na meron ka. So, wala, zero yung nakalagay sa ating fan account. Okay, so, palitan natin yan ng sa standard account. So, meron tayong pera niyan. So, meron tayong so, ang minimum is $12. Okay? So, minimum $12, meron tayong 561. So, ito po yung dalawang sikreto na pwede nating pagkakitaan pa. Tuturo ko sa inyo, guys. Okay? So, halimbawa, bibili tayo ng 200. Okay? So, pwede tayong bumili ng AXS na 200 na price na 30. Mapupulfill lang yan yung order natin. So, i-click natin para makita nyo. So, buy ako ng AXS na ang presyo ay 30. So, since ay 36 pa lang, hindi agad yan mapufulfill. So, makikita nyo dito sa order history. Click lang natin. Okay, so, price 30. Pwede lang natin palitan. So, ito yung mabibili lang natin. Meron tayong mabibili na 6 na AXS halimbawa. So, pwede rin yung taasan yung gusto nyo. Yan. So, na ang price ay 30, pwede tayong bumili niyan. Kailangan pala nasa fan account, convert lang natin. So balik tayo. Okay, halimbawa 30 ang nilagay ko, 30 yung price. So halimbawa bibili ako ng 100 na USDT. So ang gagawin ko lang is click ko lang tong buy AXS. All right? So makikita nyo lang dito mamaya itong mga 'yon. So, ang dami yan. Okay, so ayan, so makikita nyo dito yung mga open order, ibig sabihin hindi pa siya na-fulfill. Okay? So, kapag naging 30 po yung price, makakabili ako. Okay? So, di mas mura siya compared dun sa market price. Halimbawa, pag binili mo kagad ng market price, $7 din yung difference. Kaya mas mura kapag binili nyo po siya, nagagamitin nyo po yung tinatawag nilang limit. Okay? Kayo, pag sinabing limit, kayo po yung maglalagay ng price. So, hindi lang basta kasi bumili kayo. Yung iba kasi, basta bumili agad. Alam mo ba, mas makakatipid ka na, at pwedeng profit mo na agad din yon. Okay? Nagagamitin nyo po dito sa Axie Infinity nyo. Ewan ko kung saan nyo pwedeng gamitin yan. So, it's up to you kung ano yung gamit nyo dyan. Pwedeng pambili ng Axie or any items na pwede nyo bilhin. Basta, okay, pwede nyo pong bilhin dito kay Bingbon. Okay? Kung every time na bibili po kayo ng AXS, pwede kayong bumili kay Bingbon. Pero, ang turo ko sa inyo ay dapat ay bilhin nyo kapag nasa limit po siya. Huwag nyo po ilagay yung market price. Malaki yung market price and at the same time, ang problema kapag market price, okay, mas mataas yung fee agad. So, palitan mo ng limit, mas mura na siya, although hindi mapupulfill agad, pero mas mura siya. Kasi depende naman yan kung ano yung
takbo ng trading ngayon. Halimbawa, yung trading, kung ano yung takbo niya, eh susundan mo muna. Although, kung hindi mo pa alam kung paano yung takbo, yun ang disadvantage. Kaya dapat, pag-aralan mo rin kung paano gumagalaw yung cryptocurrency na or NFT na AXS na ginagamit nyo for sa Axie Infinity. So, ang totoo guys, okay, pwede tayong kumita ng Axie Infinity kahit hindi tayo maglalaro. Paano? Pwede tayong mag-trade. Pag sinabing trade, pwede kang bumili ng mas mura, ibebenta mo siya ng mas mahal. Alam naman natin guys na ang presyo ng AXS ay pataas. Bakit? Yung popularity ay dumadami yung mga gumagamit at nakikilala yung AXS na kanilang token. Okay? So, yun yung gagawin mo lang. So, pwede rin natin itong cancel. Okay? Cancel lang natin yan kung hindi na fulfill yung price. Walang problema. Walang bawas yan. Wala ho tayong fee. Basta na-cancel yan. Okay? So, yun lang yung aking maisishare. Sana na meron kayong natututunan paano kayo makakuha ng mas murang AXS compare sa marketplace or minsan sa P2P, ganun din, mas mahal silang magbenta. Pero dito, available naman siya sa ibang mga market, katulad ni Bitbot. So, abangan nyo pa yung mga videos ko about paano kayo makatipid ng pagbili ng mga NFT sa iba't ibang mga gaming na or play to earn na mga website. So, dito magtuturo tayo, pag-aaralan natin at ituturo natin sa ating mga viewers. So, once again, this is Mark. Okay, so don't forget to subscribe sa aking YouTube channel at i-on mo na rin yung notification bell. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!